Alright, so hello ulit, no? And welcome sa ating second part ng video for Unit 2, Lesson 1. So, this juncture, I will be talking about the first two set of documents, no? And these documents are all, or were all produced during the 16th century. So for our first document, we will tackle one of the fundamental chronicles, no, na ginagamit na reference ng maraming historians, no, ukol sa Pilipinas. Okay, ito ang account ni Pigafetta na pinamagatang Le Voyage et Navigation, no? The Voyage and Navigation. So, bago natin puntahan yung document, puntahan muna natin, ano, or kilalanin muna natin sino nga ba si Pigafetta. So, contrary to certain assumptions, ano, si Pigafetta ay hindi po Kastila, hindi rin po Portugues, kagaya ni Ferdinand Magellan. Isa siyang Italian chronicler, no? Or Italian voyager. At siya ay nabuhay mula noong 1491 to 1531. So kanyang sinulat yung first voyage around the world, no, na tumagal, no, ng 1519 to 1522. Ito yung sineselebrate natin ngayon, ano, na 500 years, no, of the first circumnavigation, ano, of the world. Yan. So yung quincentennial na celebration na pinamumunuan ng ating pamahalaan. So itong kanyang aklat o kanyang account, no, ng Le Voyage et Navigation ay nagda-narrate ng mga pangyayari, no, sa expedition na pinamunuan ni Magellan mula Sevilla sa mga kaganapan sa Pilipinas hanggang sa sila ay makabalik sa Espanya. Merong apat na version ito, merong dalawa in Italian, merong dalawa in French. So, nagsilbing mata yung account ni Pigafetta, no, ng mga kaganapan na pinagdaanan, no, ni Magellan at ng kanyang crew, no, na sa kanilang o sa kauna-unahang pagkakataon ay naikot nila, no, yung mundo gamit ang o sa pamamagitan ng pagbagtas sa dagat Pasipiko. Karamihan sa kanyang salaysay, ano, ay nakatutok sa kanilang mga paghihirap, no, habang sila ay matagal na naglalakbay sa napakalawak na karagatang Pasipiko. At gayon na din, no, yung kanilang mga trial and error na encounters, ano, sa paghahanap ng kanilang ruta, no, mula Atlantic patungong Pacific. Kasi for the first time, ano, they had knowledge that there was such thing as a wider or a bigger ocean compared to the Atlantic. No? Narito din yung kanilang mga salaysay sa mga dinaanan nilang mga lupain at mga settlements at syempre yung kanilang mga encuentro with the natives. So, yung account ni Pigafetta, no, ay matatagpuan sa mga volumes na ito, no. At again, kagaya ng ating nabanggit, dalawa yung French, dalawa yung Italian. So, narito yung French titles, no, Relazione del primo viaggio intorno al mondo, no. Narian din yung Le Voyage et Navigation, yung Il viaggio fatto dagli spaghi voli, no, at Navigazioni et Viaggi. Yan. So iba't ibang volumes 'yan, no? At diyan matatagpuan yung account ni Pigafetta kasi mahaba siya, no, and may mga sections ito. So makita natin na iba't ibang datos din, ano, yung pagka-publish ng mga account dahil tinranslate ito mula sa original text. So, nandiyan yung 1522 version, 1525, 1531, at 1550. Pero among all of these, ano,
mas may mga gumagamit dito sa 1550 version kasi mas na annotate na siya at mas na ano na mas na copy read na no. So yung mga ilang erroneous mistakes ni Pigafetta no, ay mas klaro na dito sa version na to. So ano yung main points no ng kanyang account no? Well, kung hindi dahil sa account ni Pigafetta, unang-una hindi natin malalaman yung in detail yung naging pag travel no, yung voyage ni Magellan no from west to east no. Gayun din hindi natin malalaman yung mga mahalagang pangyayari sa paglalakbay, kanyang pagdating sa Guam. Okay? Siyempre no, concerning our history, importante yung account ni Pigafetta sa salaysay ukol sa unang misa no, na ngayon ay officially dineclare na ito ay nasa Limasawa no, batay sa latest na release ng National Historical Commission. Okay. Nariyan din na no yung conflict no sa Cebu o saan naganap yung famous na Battle of Mactan ano na naganap sa pagitan ng puwersa ni Lapu-Lapu at ni Magellan. Narito din yung hindi masyadong nadidiscuss na pag-murder sa 24 pang Kastila matapos yung labanan sa Mactan no, at yung naging kwento ng pagbabalik ng mga naka-survive na malalakbay mula Pilipinas patungo o pabalik ng Espanya sa pamumuno ni Sebastian L. Cano. So basically, ano yung significance ng account ni Pigafetta sa Philippine history? Bukod sa aking mga nabanggit, no, pinaka-importanting ma-stress natin dito, no, bukod doon sa circumnavigation, ay yung naging ruta ni Magellan at yung encounter niya sa mga katutubo sa mga nadaanan nilang kapuloan, nadaanan nila mga pulo. Gayun din ano, Pigafetta's account sheds light on what happened during the Battle of Mactan, no? At ito yung makapaglilinaw ng mga ilang inaccuracies na matagal na nating alam about the Battle of Mactan, kagaya nung si Lapu-Lapu ang mismong pumatay kay Magellan. So hindi po na-mention yan ni Pigafetta. Gayun din ano, yung description kay Lapu-Lapu kung ilang taon na siya, ano yung estimated age niya at ano yung mga salik na nakatulong lalo sa mga katutubo at nagpalala ng disadvantage ng mga Kastila kung kaya sila natalo. So makikita rin natin sa account ni Pigafetta yung political dynamics ano na meron sa Mactan no, sa Cebu na essential upang malaman natin saan ang galing yung conflict no, upang hindi na din natin tignan ito bilang isang ano no, yung mismong laban no, bilang isang first act of fighting colonialism or colonial powers. So medyo inaccurate yun kung pagbabatayan natin yung account ni Pigafetta. So ayun, nabanggitan natin yung mga implication. Okay, matibay na ebidensya ng spherical earth at at the same time yung panahon ni Pigafetta no, years after it, ang laking tulong nung kanyang account no sa mga sumunod pang ekspedisyon, most especially no sa pagiging ganap ng pagkasakop sa atin ng Espanya noong 1565. Gayun din no, itong account ni Pigafetta has proven to be more advantageous on the end of Spain considering that they were the ones who sponsored the navigation. At makikita din natin yung mga descriptions nila sa geography, sa climate, flora and fauna, sa mga katutubo na naninirahan sa mga kapuluan. At most importantly, on the aspect of geographers, on the side of geographers no and navigators, yung nautical and linguistic data no na madederive mula sa account ni Pigafetta. So overall, it's a very rich account no, and it's a very significant output considering how early it is no and how an influence no yung mga na-touch na cultures na narrate or na ilagay ni Pigafetta sa kanyang account.
when I pertain to an influence, ano, hindi pa na-influensya ng Western culture and Western ideas, no? Wala pang touch with colonialism. So ganito po kahalaga yung account ni Pigafetta, and it tells us a lot about how the Filipinos live prior to Spanish colonization. Ito yung pinopoint out natin, ano, na hindi man natin mahalaw yung kasaysayan ng Pilipinas bago tayo sakupin mula sa mga mismong sources, mula sa ating mga ninuno, importante na gamitin natin ng mahusay yung mga accounts na ganito, ano, yung mga naisulat years before or decades prior to the official declaration na we are a Spanish colony. Yeah. So kung ito naman, ito yung masasabi natin na Bible, ano, ng maraming historians pagdating sa pre-colonial setting ng Pilipinas, ano naman kaya, no, yung description na pwede nating mahalaw mula sa isang equally reliable source, ano, sa mga unang taon ng pananakop ng Espanya. So atin naman ngayong pag-usapan yung account, no, ni Juan de Plasencia, no, na contrary to Pigafetta, no, hindi na po siya voyager, hindi na siya navigator, bagkus isa na po siya sa mga missionary yung inassign ng Espanya, no, na ipakalat yung Katolisismo sa Southern Tagalog. Sa kanyang akdang Las Costumbres de los Indios Tagalos de Filipinas, no, o yung The Customs of the Tagalogs, and makikita natin dito ano yung mga na-extract niyang culture ng mga Tagalog, no, mula sa mga nakatira sa Laguna, no, at Batangas, Cavite, sa mga kalapit na lalawigan, mula sa kanyang mga panayam sa mga taong ito, no. Again, nasabi natin kanina, no, itong document na to, it represents, no, the almost still untouched culture of the Filipinos, dahil ilang taon pa lamang naman na namamalagi yung Espanya dito nung isinulat ni Plasencia itong kanyang Las Costumbres. Makikita natin dito na, or pwede nating sabihin, no, safely, na hindi pa ganun kalalim yung impluwensya ng Kastila. So in a way, no, we get to have a magnified look as to what Tagalog culture was, no, during the 16th century. So sino nga ba si, ano, no, si Plasencia? Ayan. So si Plasencia ay isang Franciscan friar na nanggaling sa Extremadura, Spain. So isa siya sa mga first batch ng mga misyonaryo na pinadala noong 1578, no, at isa siyang kustos. So may mataas siyang katungkulan. Siya ay superior, no, sa mga Franciscan. At siya ay na-assign, no, kagaya na aking nasabi kanina, sa ilang probinsya sa Tagalog region like Laguna, Tayabas, currently Quezon, Morong, presently Rizal, at Bulacan. So ito yung cover, no, nung medyo mas modern na published version ng kanyang Las Costumbres noong 1892. No, ito ay courtesy of Trinidad Pardo de Tavera. So, kailan sinulat ni Plasencia, no, ang akda? So, sinulat niya ito noong October 21, 1589, no, sa Nagcarlan, Laguna. At hindi niya ito ginawa out of his own volition, no, dahil sinunod niya yung utos sa kanya ng hari, no, na itala yung buhay ng mga katutubo upang mas lalo silang maunawaan. At sa nakakatuwang, ano, no, aspect, no, ang mukhang maalam si Plasencia sa oral history, kasi siya ay kumapanayam ng mga matatandang mga inhabitants dun sa kanyang nasasakupan, ano, at layunin ng nasabing akda na mas mapamunuan, mas maunawaan yung kultura ng mga Tagalog, no, na makakatulong din of course sa mga Kastila bilang ini-establish pa lang nila yung presence ng Spanish colonial rule.
So, ano yung mga topics ano na nabanggit o na natalakay ni Plasencia? Yan. So, batay sa kanyang mga panayam, ito yung mga tema, no? Na yan yung government and social organization, marriage, loans, inheritance of adopted children, investigations and punishments, worships, rituals, and superstitions. Now, yan din, ano, yung mga specific na subtopics sa ilalim ng mga topics na nabanggit natin. So, isa-isahin na natin. So, unang-una niyang ano, no, tinalakay yung form of government, no? Ano ba yung form of government prior to the arrival of Spaniards, no? And ito na nga yung mga naging kasagutan, yan. So, yung datu ang siyang pinuno ng barangay, no, na political units. At Maharlika naman ang tawag, no, sa mga noblemen or freemen, no? Ito yung mga matuturing na elite ng isang barangay. In terms of ano naman of the lower class, no, na yan yung aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Ngunit tinalakay niya dito yung discrepancies, ano, sa pagkakaiba-iba ng turing nila sa aliping sa gigilid sa iba't ibang lalawigan. So hindi siya consistent, ano, yung kanilang idea ng aliping sa gigilid. And contrary to ano, no, to popular opinion about aliping sa gigilid na katumbas sila ng slavery, hindi natin matatawag na slavery yung kanilang pang-aalipin, ano, especially sa gigilid, kasi may justifiable reason kung bakit napupunta sa pagiging aliping sa gigilid ang isang tao, ano, at ito ay dahil sa kanyang utang. So this part of the account already tells us a lot about how our social structures were, no, especially among the Tagalogs, and ano yung difference niya doon sa mga ibang early civilizations or early settlements. In terms of marriage, no, napag-usapan dito, no, yung isang remarkable characteristic din ng ating ano, no, ating usapin sa gender. Yan. So sinasabi na status is intertwined with marriage patterns and norms, no? So yung pagkakasal, ano, ay kaugnay doon sa kalagayan or katayuan mo bilang isang individual. Now yan din yung section ukol sa mga utang, no? At gaya ng aking nabanggit, no, magiging aliping sa gigilid ka lamang, no, as a terminal form of punishment sa mga utang na hindi mo mabayad-bayaran, and you eventually get to reclaim your freedom as soon as you repay, no, those loans. Pero kung hindi, na imamana ito ng iyong mga anak. Yan. At isang magandang characteristic din, no, among the Tagalogs, no, yung equality sa gender when it comes to inheritance, no. So yung pagiging legitimate heir ay hindi po nakabatay sa gender, no. At equal na nakatatanggap ng mana ang lalaki at ang babae. Pagdating naman sa mga investigations, no, at mga parusa sa mga kriminal, so makikita natin dito na medyo democratic yung dating, ano, dahil malaki yung involvement ng mga mamamayan, no? So yung mamamayan, ini-involve sila sa mga investigation at maging sa paghatol ng mga parusa. Okay? Populaw din yung konsepto ng arbitration o yung pamamagitan, no, kapag may mga sigalot, at makikita natin na napaka-progressive ng standards of morality, no, compared to the conservative set, no, or conservative concepts of morality na ipinakilala ng mga Kastila. So in a way, nagmukhang naging backward tayo, no, dahil medyo progressive na nga noon yung ideas, no, yung culture, yung standards of morality, no, na meron ng gender equality, no. I mean, hindi nga siya nagmamatter. And at the same time, no, yung wala yung presence ng Western ano, no, dualism pagdating sa kasarian, no. Yan, sa marriage dowries, na yan yung strict standards on payment of dowries prior to marriage. So dapat nagbabayad ka ng bigay dote, no.
Nagpapakita ito ng ano no, pagpapahalaga nila sa stability ng pagkakasalan at syempre yung economic aspect ng marriage. And surprisingly, there is divorce. Okay? At again, gaya ng aking nabanggit, very progressive kasi it's practiced as a result of neglect, failure to meet responsibilities. So in case na naikasal ka sa isang taong irresponsable, no? Lalaki ka man o babae, you are free to file for a divorce, no? Kapag ikaw ay na-neglect o hindi na-provide yung needs mo bilang asawa ng napakasalan mo. Pagdating naman sa worship, sa deities and burials, no, na essential part din ng Tagalog culture, ayan, so obvious na wala tayong religious structures kagaya sa Thailand, Cambodia, Myanmar at sa iba pang kalapit na bansa, no, dahil ang ating pagsamba ay nasa kalikasan. So sa mga occasions na may nagaganap na pagsamba, yung long days of rituals, ano, ginagawa siya sa mga makeshift worship places. Ibig sabihin ng makeshift, temporary built structures, ano, na commonly ang setting ay kagubatan o di kaya any significant part of the town. Okay? At ginagawa nila ito ng sama-sama. So collective po yung worship. Sa kanilang mga ano, no, kanilang mga sinasamba, no, animistic sila in a sense na ang tingin nila sa lahat ng paligid o lahat ng nasa paligid, lahat ng bahagi ng kalikasan, ito ay may kaluluwa. At sila ay naniniwala sa all-powerful na si Bathala. Pagdating sa kanilang mga superstitions, naniniwala sila sa mga ano, no, sa mga sumpa na maaring daladala o dulot ng mga hayop, no, mga sakit na maaring bitbit ng mga hayop. So this could be their anthropological explanation as to how illnesses are got from animals, no? Practical ito, no, in a sense kasi if you look at these superstitions, medyo logical siya, no? Medyo ma-explain mo using reason bakit naniniwala sila sa mga superstitions na 'yon. Gayun din yung kanilang knowledge of time, no? It's mainly based on agriculture, no? So cyclical yung kanilang paglagay or pagtukoy ng dates, no, ay nakabatay doon sa agrikultura. So kung kailan yung anihan, yung taniman, no, kailan yung mga bagyo, kailan yung tag-init, and so on. So hindi lang po sila nakabatay sa panahon, nakabatay po sila sa cropping patterns. Yeah. So paano sila nag-identify ng birthday, ano? Isa din 'yan. Commonly they mention kung ano yung nangyayari nung pinanganak yung isang individual. So umuulan, no, tapos ano yon, anihan ba yon, taniman, and so on. Dating sa sacrifices, ayan, dito medyo nagmanifest yung bias ni Plasencia considering na pari siya, no? So ang tawag niya sa mga sinasambang kaluluwa ng mga Tagalog ay bahagi ng kadiliman, ng demonyo, no? At isa sa mga na-demonize, no, yung babaylan, no, yung head priestess, no. So babae yung head ng religious sector ng mga barangay, no? At siya yung nag-lead ng mga offering, yung mga pag-aalay nila. Now eventually, no, yung image ng babaylan, it was associated with ano, the native terminologies and witches, no, yung mga kaaway ng mga tao. Prior to that, kasi talagang may mangkukula, may mambabarang, ano, pero hindi ito sing demonize, no. Bago dumating yung mga Kastila, and they were definitely seen as, you know, witches or witch doctors, ganyan, no. But of course, the Western perspective came in, and later on place, no, these former religious heads in a very bad position as they were portrayed as the enemies of the people and enemies of God. Kasi kung hindi nila yan gagawin sa end ng mga Kastila, ng mga Praile, mahirapan silang spread yung Catholicism kasi magpapatuloy yung resistance.
And most especially, yung pinaka-importante, no, yung burial. No? I remember in our cultural anthropology class, napaka-importante ng libing sa mga ano, no? Hindi lamang sa mga Tagalog, kundi sa iba't ibang grupo ng mga tao, no, sa kapuluan ng Pilipinas. Kasi aside from worships, no, aside from harvest seasons, tuwing libing nagkakaroon ng sense of solidarity among people. Kasi importante talaga yung ano na yung libing. At ito yung nag-i-indicate na may sophisticated culture na yung mga Tagalog, no, dahil napakamabusisi ng proseso ng ginagawa nila. At yung kanilang treatment sa event, no, ay isa itong napakahalaga at napakapositibong ano kaganapan, dahil sila ay naniniwala sa afterlife, ano, and so kailangan mabusisi, sophisticated, komplikado yung proseso. At gayon din, no, yung idea na maraming pupunta sa iyong libing upang ihatid ka patungo sa iyong kabilang buhay. So ano yung mga implications, ano, ng account ni Plasencia? Ayan, unang-una, kung yung KP Gaffetta, no, ay combination ng nautical and navigational data, flora and fauna, and anthropological accounts, yung kay Plasencia, mas nang ibabaw yung anthropological account. Ano? So, natukoy, na-discuss yung mga mahalagang elemento ng kultura ng mga Tagalog na hindi pa masyadong napipenetrate ng Spanish influence. Magandang reference yung account ni Plasencia upang makita natin ano ba yung mga indigenous practices ng mga Tagalog. Okay? Makikita din natin dito ano nga ba yung mga tinangkang baguhin, no, for the first years ng mga Kastila, given na ginamit nga nila itong account na to for that particular purpose. Okay? At importante itong account ni Plasencia kasi ito yung written source ng unwritten period of Philippine history. Pag sinabi natin written source of the unwritten period, hindi ba, hindi nga naitala, no, yung pre-colonial culture ng ating mga ninuno, in a sense na ito ay nasa lasting material, ano, kung kaya ang laking tulong ng ginawa ni Plasencia upang ma-preserve natin yung knowledge on these things. Plasencia ended this account with this statement, "May honor and glory be God our Lords that among all the Tagalos," Tagalogs yan, "that a trace of this is left, and that those who are now marrying do not even know what it is, thanks to preaching of the Holy Gospel which has banished it." Ironically, in Plasencia's mind, he was doing the account, no, to further stop the Filipinos from doing them or from practicing them. But yeah, no, today we are studying his account, no, to look back into how the Tagalogs lived in the areas and how things were like prior to Spanish colonization. So Plasencia helped us understand our past despite his actual intentions. So he did the opposite, no? So at this juncture, it's important, no, na sa ating narinig, natutunan, no, ano yung mga commonalities at pagkakaiba ng account ni Pigafetta and ni Plasencia, no? And I invite you to ponder on those by using this diagram, no? Pag-isipan ninyo, no? Or you just do it in a conversational way. At maaari din natin itong pag-usapan sa ating live class. So sa bahaging ito, tinatapos na natin ang part 1 ng unit 2, no? At hopefully marami kayong natutunan. So abangan ang susunod na video na tatalakay naman sa mga documents ng revolution, and see you sa ating next live class. So maraming salamat and have a nice day.